Naaalala ko pa ang gabing kinailangang lumikas ng aking buong pamilya mula sa bahay namin. Nagkakagulo sa palibot, kaya lahat lamang ng kaya naming bigbitin ang aming nadala. Nakatira kami ngayon sa isang evacuation camp. Kahit na maliit ito, masaya ako na magkakasama pa rin kami. May hanap buhay si Abe, pero parati pa rin kaming nag-aalala dahil sa kakulangan ng pera. Isang araw, bumisita ang aking kaka. Sabi niya, pwedeng makakuha ng trabaho si Aisha sa abroad para makatulong sa pamilya. Kailangan lang natin kumuha ng bagong birth certificate. Pinapangako ko, ako nang bahala sa lahat. Tuwang-tuwa na ibinalita ng aking ina na pupunta ako sa ibang bansa para magtrabaho. Pwede akong kumita ng pera sa loob ng isang taon at pagkatapos ay makakauwi na para maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nang mapansin ng aking guro ang pagliban ko sa paaralan, bumisita siya sa amin. Sinabihan siya ng aking ina na magtatrabaho ako sa abroad, pero mapapansing nag-alala ang aking guro. Sabi niya sa aking ina, alam kong ang natatanging hangad mo lamang ay ang nakakabuti para kay Aisha at sa iyong pamilya, pero naisip mo ba kung ano ang pwedeng mangyari? Tinalakay ng aking guro ang lahat ng mga potensyal na panganib at biglang natakot ang aking ina para sa aking kaligtasan. Sabi niya, hindi na daw ako aalis. Ang mga batang katulad ko ay dapat na pumasok at tapusin ang pag-aaral. Ayon sa aking guro, bago magpa siya na magtrabaho sa abroad, kailangang dumaan sa tamang proseso. May mga bagay na dapat gawin upang matiyak ang ligtas na pag-alis. Una, suriin kung ang recruitment agency ay lehitimo. I-check ang website o tumawag sa hotline ng POEA. Pangalawa, huwag pumayag na mapeke ang mga personal na detalye tulad ng pangalan, edad, at birthday para lang matugunan ang mga requirements. Pangatlo, huwag pirmahan ang kontrata nang hindi mo na ito binabasa at nauunawaan ang nilalaman nito. Panghuli, dumalo sa PDOS orientation upang maging handa sa pagsubok at pagbabago na maaaring harapin. Kung mayroon pang mga katanungan tungkol sa pagtatrabaho sa abroad, ang mga impormasyong ito ay makukuha sa POEA website o mga hotline nito. Ngayon, nakabalik na ako sa pag-aaral at masaya ako. Masaya akong natutunan ito ng aking pamilya bago mahuli ang lahat. Hindi sulit ang mga shortcut at dapat parati nating piliin ang mga ligtas na pamamaraan ng pag-aabroad. Sabihin din natin sa iba ang tungkol dito.